No touch policy ng araw ang umiiral ngayon para sa mga screener ng bagahe sa NAIA sa gitna ng reklamo sa laglag bala. At ang mga screener naman eh handang magpa-lie detector test at lifestyle check para patunayang hindi totoo ang akusasyon. At nakatutok si June Veneracion. Sa X-ray area ng mga paliparan, nagkakahulihan ng bala sa bagahe ng mga pasahero. Kaya ang mga screener ng Office for Transportation Security o OTS ang kadalasang napagbibintangang sangkot daw sa modus operandi ng laglag bala. Masakit ito para sa mga tulad ni Nanette Ramos na 19 na taon na sa serbisyo. Naiiyak ako kasi kami ang nasasaktan, sir. Sobrang balita na laglag bala sa mga kababayan ko at kapitbahay ko. Alam niyo kung ano ako. Kami lalaban kami. Hindi kami ganon. Parang naliliit daw sila kapag nakikitang nakabalot sa plastic ang bagahe ng mga pasahero. Yun nga po yung nakakasakit. Kapwa mo Pilipino, wala nang tiwala sa'yo. Handa raw silang sumailalim sa lie detector test para ipakitang hindi mga screener ang sangkot sa laglag bala. Tulad ng panukala ni Balanga Bishop Roberto Santos, handa rin silang magpa-lifestyle check para malaman na wala raw kumikita sa kanila sa maduming paraan. Hindi kami umasa sa mga ganyan na mga sinasabi ng para lang magkapera. No. May takot ako sa Diyos at binibuhay ko mga anak ko sa kung ano lang ang kaya ko. Ang mga porter naman sa Terminal 3, halos pangilaga na ng mga pasahero. Pati sila, napagbibintangang sangkot daw sa laglag bala. Mahirap na. Mahirap na magtiwala. Pilipinas eh. Takot sa bala. Kahit wala namang bala po. Para malaman ang punot dulo ng laglag bala, humingi na ang OTS ng tulong sa National Bureau of Investigation o NBI. Kaya nga sabi ko dyan, o sige, imbestigahan natin yan. Pero pag kami ang nag-imbestiga, di ba, baka masabing hindi ka transparent. Kaya nga sabi ko, wini-welcome ko yung ano, yung NBI na maganda. Ang pinag-uusapan na nga po namin, sige, why don't we create for purposes of transparency? We create a task group or a task force. Sa record ng OTS mula 2012, 65 na tauhan nila ang nasibak, 19 ang nasuspindi, 36 ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa iba't ibang kaso. Pero wala ni isa ang may kinalaman sa laglag bala. Pero hindi raw pwedeng ialis ang posibilidad na baka may sangkot na screener. Dahil sa kontrobersyang nilikha ng laglag bala, meron na ngayong no-touch policy ang OTS para sa kanilang mga screener. Ang ibig sabihin nito, kahit anong mangyari, hindi pwedeng galawin ng mga screener ang bagahe ng mga pasahero. Kapag may nakita sa X-ray machine na kahina-hinala, ang magbubukas lang ng bagahe o bag ang may-ari nito. Rekomendasyon pa ng OTS, amyendahan ang batas sa pagdadala ng bala. Kung isang bala lang naman, baka pwedeng kumpiskahin na lang at huwag ng kasuhan ang may dala. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.